Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading para sa mga water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, this is for the month of September to October 2021. Okay? So dalawang deck yung gagamitin natin ngayon. Itong left deck na ito, this is for your person. Kukunin natin yung energy niya dito and then yung right side naman yung sa'yo. But anyway, since this is general love reading, pwedeng magkapalit-palit tong roles dito. Pwedeng ikaw yung nandito sa deck na ito and then energy ng person mo yung nandito. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Then, pwedeng magkapalit-palit ang roles. But anyway, hindi rin naman natin makukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. At kung hindi ka naman makaka-resonate, okay lang yon. Maybe next time, makuha naman natin yung sayo. Okay, kunin natin yung energy mo. This is for the month of September to October 2021. Okay. Kunin natin yung energy mo for our water sign. Crosswatcher, pwedeng maging ikaw to, no? Sa mga hindi pa nagsusubscribe, hopefully magsubscribe kayo. Help our channel grow. Ma-appreciate ko lahat ng yan, pati lahat ng likes, comments, and shares. Sa ibang channel pa namin, please do check out yung ibang, the description box. Nandyan yung mga details para dun sa ibang channel. At para sa personal reading, yung friend ko yan, open na ulit siya for personal reading. Okay, start na natin for your energy. Okay, you do have here the Queen of Cups and the Two of Swords. I feel like I need to get one more. Okay, so ang main energy mo is the Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius energy. Aries is also here. Nakikita natin with the Seven of Wands. Okay. I feel like may pagdidesisyon kang ginagawa ngayon. You are a very loving queen. Ayan, ginagamit mo yung emotions mo. Masyado kang emotionally attached. Yun ang nakikita ko sa'yo eh. Pagdating sa pagdidesisyon, ang ginagamit mo yung emotion mo. Yung bahala na basta ganito. Kumbaga kahit alam mong mali, minsan or ayaw mo or ayaw ng ayaw mo or tingin mong mali, I feel like na sarili mo ang ginakalaban mo mismo. Kasi pag nandun yung point na ay bigyan natin ng chance kasi nakakaawa naman, parang okay naman, ganyan. And now nakikita natin na ikaw ay gumagawa ng mga desisyon na maaaring hindi mo gusto, okay? And possible na hindi ka sure. But anyway, gusto mo kasi mabago yung future mo with the Eight of Cups. Gusto mo magkaroon ng pagbabago sa future and sa sitwasyon mo. So maaaring kung ano man itong pinagdesisyonan mo, you're already giving in with the Seven of Wands, oh. Kasi nga dala ng emosyon. Okay? Alamin natin. What's with your person? Person in water sign, please. What do we have here for the month of October and September 2021. May nakukuha kong energy dito ng mga taong maaawain. Okay, for your person, meron siyang energy, we do have your Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, the world is here. Alam mo itong person na to, parang meron siyang kasalanan or meron siyang bagay na guilty siya. Kaya lang hindi siya nagiging open eh. Hindi siya nagiging open, tinatry niyang labanan with the Five of Swords kung ano man yung totoo. And, or, possible na may kinalaman sa emotions niya yun. Hindi siya nagiging open kasi tinatry niyang maging matigas. But there's a lot of love oh, with the Ace of Cups. Mahal ka niya. Okay, pero may reason siya kung bakit utak niya yung ginagamit niya ngayon. Or hindi siya nagiging open. Dahil possible na natatakot siya maging vulnerable. Baka masaktan lang siya, ganun yung energy. And
On the other hand, you do have here the Queen of Cups. So, I feel like willing kang magbigay ng something, some kind of chance dito sa taong to. Pero I don't know, kasi nakikita natin na gusto mo mabago yung future mo. So, possible na this could be an ex that we're dealing with or someone from the past na parang gusto mo bigyan ng pagkakataon. Kasi pwedeng naaawa ka or maybe, yan na nga eh, ikaw yung tipo ng tao na parang I don't know, but I feel like you're using your emotions ngayon sa way mo na pakikipag-communicate or pagde-decision regarding dito sa taong to. And kaya lang, the problem is kahit ganun yung, depende sa ipapakita niya. Eh sa ngayon, ang pinapakita niya medyo cold, medyo may distance, and medyo hindi siya nagiging open nga sa'yo with regard sa emotions niya. Okay, so yung iba sa inyo, pwedeng may some sort of pag-aalala ka rin na nararamdaman dito sa taong to. Alamin natin. Yeah, yung iba sa inyo, pwedeng hindi mo inaamin yung ganun. You're trying to move on. Okay, alamin natin. What happened in the past with you and your person. Hindi ko ito kukunin. Masyadong maraming messages na lumabas sa'yo. Only need 1 to 2 messages. Yeah, like this. Oh, we do have here the King of Cups. The Wheel of the Year. Oh, pwedeng may relationship or connection sa inyong dalawa noon. Pero, ikaw yung naging close with the world. Ikaw yung hindi naging open. And nagkaroon ng pagbabago dyan. I feel like kasi ayaw mong masaktan. Or you're still in pain. Or nandito yung sense na malungkot ka kasi ng mga nakaraan. Kaya hindi mo masyadong na-handle din yung emotions mo ng maayos. And so nagkaroon ng pagbabago in the past dito sa person mo na ito. And maaaring nagdulot itong pagbabago ng kalungkutan sa'yo or questions sa'yo. Bakit ko nararamdaman to? Bakit naging ganito yung sitwasyon namin? Bakit nagkaroon ng pagbabago? Okay? And so with the world, maybe because it is your fault. Kasalanan mo rin, no? Hindi ka naging open, meron ka mga itinago, meron ka mga inilihim, meron ka mga words na hindi sinabi. This is you na might be medyo malayo ang naging tingin mo dito sa person na ito or yung connection ninyong dalawa. I feel like it is your fault, no? Kasi ikaw yung hindi nagiging open in the past. But anyway, alam mo naman yon sa sitwasyon mo. But we'll see ano bang meron in the past dito naman sa side ng person mo. For some of you, vice versa yung reading. Pwedeng ikaw, yung person mo itong naging cold. Sabi ko sa iyo, pwede magkapalit-palit ang roles. Okay, so for your person, okay, maraming messages, hindi ko ito kukunin. I only need 1 to 2. Page of Wands is here. Yung person mo medyo immature pa, no? And maaaring nakita mo yon. Meron pa siyang mga immaturity. Meron pa siyang mga bagay na hindi niya naaayos sa sarili niya. With the 7 of Swords, 2 of Wands, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius. Alam mo, you're dealing with someone na in the past, itong person na ito, hindi siya yung tipo ng, I feel like, siya yung tipo ng tao na hindi masyadong gumawa ng action with regards to your connection. Maaring meron kang mga kakulangan na nakita sa kanya. Although there is this strong desire. Gusto ko na itong person ito, kaya lang medyo naging matamlay or medyo namatay yung connection or communication sa inyong dalawa kasi hindi rin siya masyadong gumawa ng action dito eh. Okay, yung parang tipong hinihintay niya na ikaw yung lumingon, ikaw yung gumawa ng action, pero wala ka rin namang ginawa. So, I feel like, yeah, some sort of honesty ang nakita natin dito sa person na ito with the King of Wands, naging totoo or may honesty siya na sinabi sa'yo in the past. Pero hindi, maaaring hindi mo nga pinansin yun kasi possible na
Kung hindi problema, yung nabalot ka ng problema or may mga iniisip ka na hindi nakakatuwa o nakakasaya para sa'yo, nabalot ka ng lungkot or problema, kaya maaaring hindi mo rin napansin yung mga actions, yung mga sinabi niya or para sa'yo kulang yung mga ginawa niya. Kasi ang concentration mo ng mga nakaraan is yung mga pagbabago sa buhay mo, yung lungkot na nararamdaman mo, etc., etc. Sa makatawid, hindi mo siya napansin or hindi mo siya pinansin at all. But, yun nga, possible kasi nga na hindi ka naging open pagdating sa emotions mo, pagdating sa problema mo, or whatever you are thinking. Ganon. And ang tendency, yung person mo, nakitaan mo na parang immaturity dahil maaaring hindi ka niya naiintindihan. Well, ang problem kasi doon, hindi mo ipinaintindi sa kanya. Yun ang nakita natin. Okay? Which is, gusto ko na person na ito, willing siya intindihin ka, possible din naman na hindi ka niya maiintindihan dahil although pilitin niyang intindihin ka, so ito na nga yung sinasabi natin na wala siya sa sitwasyon mo. Okay? And, yeah. Medyo naging magulo yung past nyo, no? Alamin natin ang present moment with you and your person. Present moment, we do have here the 4 of Wands. 3 of Wands. Yung iba sa inyo merong mga plano regarding sa bahay. Improvement, stability. Yung iba, career and money, yung plano na yan. Something very stable, napakaganda. We do have here Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius is also here. Bottom of the deck, 2 of Wands. Yan, more on pagpaplano ang nakikita natin. I feel like gusto mo na rin or nakikitaan mo ng another relationship or something na pwedeng you want something very stable. Kung may ibibigay sa'yo or ipepresent sa'yo, ito yung something na alam mong hindi mo, I don't know, for what I can see here, ang gusto mo stable connection or relationship. Kaya lang, pag nandyan na, hindi mo kaya, hindi mo alam kung paano i-handle. Kasi, nakakakita ako ng connection with you and someone else or kung hindi man, yeah, spiritual connection para dun sa iba. Pagpaplano, kaya lang hindi ko nakikitang ready ka. Ipinipresent mo lang yung sarili mo pero once na nandyan na, I don't feel like you're ready yet. Pwedeng may kinalaman sa ex mo or sa past experiences mo or yun nga, meron kang mga plano pa kasi na may kinalaman sa stability mo or bahay or etc. Dito with the 4 of Wands, dito na more on a home, something stable. Nandun talaga yung focus mo eh. May nakikita ako dito mga tao na mahilig tumulong pero parang hindi gusto yung tulong na binibigay nila. This could be your reading if this is you. Hindi gusto in a way na hindi ka masaya maaaring dun sa tinutulungan mo or hindi ka natutuwa sa mga nagiging outcome or kinakalabasan ng mga pagtulong na ginagawa mo. Pwede ganun. Kaya hindi ka nagiging masaya. So, the Tower. Your person is having the Tower. Hindi siya okay ngayon, pwedeng nag-i-end yung connection ninyo. And with the Ace of Swords, lagi ka nasa isip nitong person nito ngayon. Some sort of, with the 4 of Cups, buryong-buryong energy, tamad na tamad. Hindi niya alam kung ano gagawin niya eh. Maaring naghihintay siya with the Temperance card, bottom of the deck, patiently waiting for something. May disconnection with the 10 of Pentacles. Disconnection, pagkaputol ng komunikasyon, ending, pwedeng ganun. Kasi feeling niya parang wala ka naman talagang pakialam. And maaaring yun naman talaga ginagawa mo ngayon. Hindi sa wala kang pakialam, but definitely, may mga bagay kang pinagfo-focusan and pwedeng hindi ito yon. Hindi yung person mo yon. That is for September 2021 to October 2021. Alamin natin what will happen in the near future for you.
Okay. Six of Cups is here. Okay. Some sort of an offer ang nakikita natin dito. Offer of an ending. Kung still in a relationship ka pa dito sa person na ito, patamlay na yung relasyon ninyo eh. Ang focus mo na kasi is money. So, nakakita tayo ng ending dito. Money or stability or something very strong. Diba? And maaaring kung ano man yung connection na meron kayo, hindi mo na nakikitaan ng potential to eh. Mas nakikitaan mong panganang potential yung finances mo or yung mga nangyayari sa'yo regarding money opportunities kesa dito sa connection ninyong dalawa. Okay? Yung iba sa inyo, nasa magulang mo yung concentration mo. Or yun nga, money, finances, stability. And in the near future, nakakita tayo na relationship that will soon end, matatapos. And I'm sorry to know itong reading dito sa future kasi hindi nagiging maganda. But for you, alam mo, for you, nakikita kasi natin, hindi ka na rin naman masaya eh. Kumbaga, kaya ka lang naman nag-i-stay kasi pwedeng naaawa ka, nalulungkot ka, gusto mong ituloy kasi para sa kanya, para hindi mo siya mukhang kawawa, parang ganun. Pero you're no longer happy. Hindi ka na masaya. You want to end things with your person kasi gusto mo ng happiness naman. Pero kung may connection ko yun, kung hindi ka naman in a relationship dito sa kakonect mong to, nakakita tayo ng offer of some kind of friendship. Yung parang tipong, pwede ba dito lang muna tayo friends? Ganun. Pwede mag-offer siya ng something na higit pa doon, but then, hindi ko nakikita na tinatanggap mo pa kasi you're really not interested yet. Maaaring interesado ka, pero hindi, yun na nga eh, sinabi dito na present moment mo, feeling mo, gusto mo. But then, pag nandyan na, parang ayaw mo, parang hindi ka pa ready. Ganun yung nakukuha kong energy mo. So, we do have here the wheel. Malaking pagbabago ang mangyayari sa person mo with the Six of Cups. Or you're mirroring your person. Might be dealing with the twin flame and soulmate, pero hindi pa ready yung isa sa inyo. Which is, nakikita ko sa side mo. The Eight of Swords, kalungkutan lang itong nakukuha natin dito sa person mo. Stress, pag-iisip, ganyan. Kasi hindi niya nakuha kung ano yung gusto niya eh. With the Libra Energy Justice here, Major Arcana. You are what this person wants with the Queen of Cups. Ikaw yung Queen of Cups eh. Ikaw ang gusto nitong person na ito eh. Kaya lang possible na hindi nga niya makuha. Kasi you see yourself as the Empress and nakikita ka rin naman talaga niya as the Empress. Kaya mo ang sarili mo mag-isa kahit wala siya. Kaya mo yung sarili mo mag-isa kahit walang tao sa paligid mo. This is you. And hindi maganda yon para sa kanya kasi parang feeling niya, gusto ko tayo, ganyan. And I can see a necklace here. I don't know kung may something kang ginawa sa necklace. Pwedeng bumili, nag-purchase, or may sinukat, may suot-suot ka necklace. I don't know. Has something to do with necklace. Three of Swords. Yan, sobrang sakit para sa person mo. Kasi possible lang hindi kanya makuha. Na hindi niya makuha kung anong gusto niya, which is ikaw. Or kung may relationship kayo, possible na mag-end. Kasi mas gugustuhin mo pa na mag-isa lang muna. Okay? Yun yung nakikita natin sa'yo. So, that is your reading for the month of September to October 2021. Hopefully, nakuha ko yung energy mo. Thank you for watching. Hopefully, you subscribe sa ating channel para mag-grow yung ating channel. I love you all, guys, again. And bye-bye.